Hi guys, welcome back again sa ating channel. At alam ko naman na matagal na tayong walang vlog ngayon. Kasi nga alam niyo naman yung ating content ay patungkol sa bahay. Ayan, at meron nga pala ako sa inyo i-share. Ito, as you can see, ayan yung ating iba vlog extension ng aming bahay, which is the 60 square meter na modern house na hindi pa tapos hanggang ngayon. At ito ay 16 square meter. So ano pa hinantay natin? Let's go! At ayun na nga mga kabudget meal, ano? Oo nga, matagal na tayong walang vlog. At meron naman ako sa inyong good news. Kasi hindi na tayo ngayon nakatali sa bahay lang na iko-content. So ngayon, mas lalong lalawak yung ating adventure. Kaya nga, mas lalo nyo kaming samahan. At syempre, salamat din sa mga tumatangkilik ng ating channel. Yun! At eto nga, ayun. As you can see, this is a 16 square meter. At eto ay extension ng aming bahay. Gusto ko lang naman sa inyo i-share na po pwede pala itong gawing bahay. Kasi 16 square meter, 4x4, 4 meters by 4 meters. Ayun. So, square na square to. Unlike dun sa pinakauna kong vlog, 16 square meter din, pero pahaba siya. Ito talaga as in square na square, cube na cube. Okay. At ito, i-reveal ko sa inyo yung gastos kung gusto nyo magpagawa ng gantong kaliit na bahay. Actually, pwede na ito maging bahay, pero dito, kusina lang talaga namin to mga kabudget meal. Extension lang. Okay, kasi nga hindi naman ako ganun gumastos kasi meron na akong libreng poste. Ayan, poste yan ng aming bahay. At saka to. So ngayon, sumobra lang tayo ng konti kasi pina-4x4 ko. Ayan, kasi ang distance nitong pader ko ay 3 meters. So ngayon, dito, ayan na yung pang 4. Okay, kaya ngayon, doon, tinumbok na lang namin sa pader yung bakal. At okay naman, wala naman siyang crack or something. Okay? Bali, ang hollow blocks natin na nagamit dito, listan nyo na lang, ay 400 pieces na hollow blocks. Okay? So, ngayon, sa 400 na HB na 14. Ah, de 4. 14 pesos ang isa. Yun yun. Okay? De 4 lang yung ating ginamit na HB at 14 pesos. Ngayon, kayo na lang ang mag-times sa 400 times 14 pesos. Okay? At yung ating mga tubular na ginamit sa bubong, ayan, 2x2 lang. At yung si Parlins ay 2x3. Okay? As you can see, nakahiga. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung setup nung nagalagay. Kasi raw, mas madali raw. Ewan ko dun. Okay, at yung bakal na ginamit dito ay 24 pieces. Ito, ayan. Kasama na yung ganon. At syempre, additional na lang din na bakal para sa poste. Kasi ito may poste to. Ipapabuhay natin to sa palitada. Ayan, lahat ng kanto mayroong poste. So, yung aking poste ay ganito lang, mga kabudget meal. Ayan, ganito lang siya. Kasimple. Ayan, ayan. Maliit lang. So, apat lang na 10mm. Tapos yan, merong ganyan sing-sing. Okay, paplas nyo na lang dyan sa bakal. Yung bakal natin, 24 pieces. Tapos semento natin na gamit dito ay 24 pieces din. Okay, including palitada na. Okay, at medyo hindi ganong kakapal kasi nga talagang pinalinya ko talaga ng straight na straight. Pantay na pantay para hindi malakas sa simento pang nagpaltada. Yan. Kaya dapat pumili tayo ng mga gagawa na maayos. Okay? At magaling, syempre. Okay? Kailangan nyo may mga tansi-tansi yan eh. Kapag wala, naku po, malilito tayo. At yung insulation, siguro mga nag-assess ko dyan, nasa 300 pesos. Double yan, double. Tapos yung pinakayero natin, ay second hand lang. Second hand ko lang nabili. Tapos, etong pinaka-alulod natin. Ayun. Second hand lang din yan.
Nabili ko siya ng 500 pesos, dalawa na. Ganong katindi pagka second hand, mga kabudget meal. Kaya ngayon, gagamitin nyo na ngayon yung Facebook nyo. Baka mamaya meron mga nagbebenta ng sumopre yung kanilang mga materyales. Eh, po pwede nyo bilhin sa mas murang halaga. Okay? Ito lang naman yung brand nyo sa akin. Tsaka yung dingding. Yero Alulod ay segunda mano. At ito, yan, as you can see, segunda mano rin ito, mga kabudget meal. Itong aking sliding. Yan. Diba? Goods pa siya. Yan. Segunda mano lang siya. So ngayon, yung pagka bili ko sa kanya, kinuha ko na rin yung pinakasukat niya. Yun na rin ang pinasukat ko dito para tipid-tipid tayo. Okay, ganito nga pala yung kapag sa malayo. Yung aking bintana. Yan, ganyan yung setup niya, diba? So ngayon, yung taas nito ay 3 meters doon. Pababa yan, 2.8 meters dito sa side. Ayan siya. So ngayon, kung gagawin nyo itong bahay, pwede na dito yung CR. Ayan, pwede na dyan yung CR. Dining. At yung pinaka-kitchen natin nandyan. Tapos, maglagay na lang kayo dito ng loft. Ayan, pwede kayo maglagay ng loft dyan. Dito yung pinaka-hagdan. Alright? Ngayon, pwede na kayo doon na lang kayo matulog sa taas. Yun na yung pinaka-bedroom nyo. Hanggang dito siguro. 2 meters by 4. 4 meters by 2 meters. Yun, kasyang-kasya na yung kama doon na meron na kayong cabinet sa taas. Kaya lang, hindi lang nga lang kayo makakatayo kapag ka 3 meters. Unlike ng 5 meters yung height, ay makakatayo kayo, mga kabudget meal. Yun naman yung lagi namin sinasabi sa inyo. Pagka kayo ay maglo-loaf, ay magpa 5 meters kayo. Yung pinaka floor to ceiling. Ngayon, pagka gantong 3 meters, pwede na siya for loft bed. Okay? Mas makakatipid kayo. Actually, 2x2 na tubular, pwede na sa bed eh. Okay? Tapos ito, segunda mano lang din. Okay. Ito rin, segunda mano. Hindi ko alam kung saan ko siya gagamitin. Basta nakita ko siya sa online, mura lang. Ganyan siya. At kung mapapansin nyo kung bakit ito malaki. Sliding door yan. Eh, pero ngayon, wala pa tayo nakikita. Kasi nga wala pa tayong tiles, kaya hindi pa tayo makakapagpalagay niya, mga kabudget meal. At medyo nag-iipon din. Pina-extend lang din namin to kasi nga, yung aming kitchen ay nasa front doon. Sa pinaka-front ng aming lote. Di ba? Okay? At ito, pakita ko sa inyo dito. Baba tayo dito. Ito yung pinaka parang bakuran pa namin. Space pa namin to. Yan. So, yung aming lupa ay 271 square meter. Ayan. Pupwede dito, fire exit, paikot, meron yan daan dito sa side. Okay, at ito yung pinakalabas niyan. Yan. Alright. So, ngayon, doon medyo meron pa tayo nakalabas ng yero kasi babalok to tingyan. At isasabay sa flashing. Okay, sa may labas natin, wala pa tayong palitada. Medyo nag-iipon-ipon pa. Kaya yung 24 pieces niyang semento, wala pa sa labas yun ha. Sa loob pa lang ang palitada nun sa 16 square meter. So ngayon kapag tinotal nyo, 24 pieces na semento times nyo sa 205 pesos. Dito yun sa amin ha, hindi ko lang alam dyan sa inyong mga lugar. Okay, 205. Tapos yung bakal, not sure eh. Basta 24 pieces din. Bukod yung sa poste, ha, mga kabudget meal. Ito naman, itong parlins tsaka tubular na gasas ko dyan, mga around. Mga wala pang 5,000. Siyempre talaga nagpapamahal yung pinaka-labor. Tsaka wala pa rin dito yung labor, no? Ito po ay inayos mga 1 week. Ganto na siya 1 week. Kasi nga, dito, hindi naman na kami nagposte. Yan, existing na to eh. Ito na lang yung pinakasaya namin, dalawa. So, ayun, naging mabilis. Hindi ko rin po alam sa kilos ng magiging tao nyo dyan. Kung ganun kabilis. Pero ito, inayos to ng ganun lang kabilis. 1 week. Yan o. Ito yung pinakalababo.
Yan siya. Doon yung pinakakala namin. Update-update na lang tayo mga kabudget meal. Kaya nga kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, hinikayat ka namin na mag-subscribe, mag-like at i-share itong video para at least meron din mga idea yung mga friendship nyo or family nyo sa pagpapagawa ng bahay. Lalo na yung mga gantong bahay, uso to 16 square meter. Okay, at syempre huwag nyo rin pong kalimutan na pindutin yung notification bell para at least ay ma-update kayo dito sa aming pinapagawa. Yan, alam ko na maraming mga nag-aabang sa ating vlog. Pagpasensya nyo na ngayon kasi, nako, medyo natatagalan ang ating pagpapagawa. Okay, at ito, pasok tayo dito sa loob. Ito yung pinaka-extension ng bahay namin. Ayan. Ayun, ayun yung aking mga anak. At punta tayo doon, labas tayo. At ayun, sa may right side doon kami nagluluto. At dito sa left side, yun yung kanina natin binablog na 16 square meter na bahay o kitchen sana namin. Okay? At ito yung pinakalabas. Ang sukat at lapad niyan ay 4x4. 4 meters dito sa front, 4 meters din sa gilid. At talagang square na square. So, paano mga kabudget meal hanggang dito na lang? At magkita kita tayo ulit sa next vlog natin. At huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at i-share. At huwag nyo rin pong kalimutan pindutin yung notification bell para at least ay always kayong updated dito sa aming vlog. So, paano? See ya!